Magandang oras na naman sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, meron din akong itatanong. Ako ay idinamanda ng aking kabarangay ng oral defamation, ngunit ito ay dinismiss ng investigating prosecutor dahil walang probable cause. Kaya ako idinamanda dahil hindi ko siya pinautang. Kaya gumawa siya ng bintang na talaga namang hindi ko ginawa. Dahil lang sa hindi ko napautang, nagpabrika siya ng kasinungalingan. Mabuti na lang dinismiss ito ng prosecutor. Maari kaya akong magreklamo at humingi ng danyos? Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ang ating topic, huwag ninyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Maaari ka bang humingi ng danyos o damages sa taong nagreklamo sa iyo at gumawa ng paratang kahit na alam niyang walang katotohanan? Dahil lamang gusto niyang gumanti sa iyo o kaya gusto niyang ikaw ay ipahiya? Mga kaibigan, maaaring humingi ng danyos. Damages sa pamamagitan ng pagsampa ng civil case na malicious prosecution. Ano bang malicious prosecution? Ito ay isang action para sa mga pinsala o damages na tinamo ng isang tao na sinampahan ng isang kriminal na pag-uusig, civil na demanda, o kaya yung mga iba pang legal na paglilitis at ito ay ginawa ng malisyoso, walang probable cause at natapos ang naturang pag-uusig, natapos ang reklamo o mga iba pang paglilitis na pabor sa nasasakdal. Ayon sa ating Supreme Court, para umusad ang malicious prosecution, apat ang elemento na dapat patunayan ng plaintiff o yung nagsakdal. Unang elemento, naganap ang prosecution at ang nasasakdal ay siya mismo ang nagreklamo, siya mismo ang nagutyok sa pagsisimula nito. Pangalawa, ang criminal action ay natapos sa pagwawalang sala. Pangatlo, sa pagsampa ng aksyon, nakita ng prosecutor na walang probable cause. At pang-apat, ang pag-uusig ay dahil sa masamang hangarin, isang hindi wasto. Ito ay masamang motibo. Kaya kung susurin natin ang salaysan ng ating viewer, lahat ng mga elemento ay napapaloob. Kaya maaari siyang humingi ng damages sa pamamagitan ng pagsampa ng civil action na malicious prosecution. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!